so for today's video, iikot naman ako sa ano, sa baba. Well, sisilipin ko si third mate. Actually, okay yung si third mate, no? Nung bagong, pangalawang barko niya dito sa company namin. Okay yung ginagawa niya kasi first and foremost, nung nag-join kami dito sa barko, bago sila nag-turnover nung kapalitan niya, nag-ikot siya. So, tinignan niya yung mga ita-turnover sa kanyang life-saving appliances and firefighting equipment. So, dapat ganun, no? So, nung pag-turnover nila, may nakita siya na isang emergency escape breathing device na na-depleted. No? What's up, guys? This is El Capitan, aka Captain Les, and welcome to my vlog! Turnover at hindi na i-report yun, siyempre sa kanya na magpo-fall yun, no? Ang essential kasi during turnover, kailangan makita mo lahat ng equipments kung okay ba bago mo pirmahan yung turnover checklist, no? Bago mo ilagay doon yung sign mo, ibig sabihin na check mo na okay yun. Hindi naman kailangan lahat kasi hindi mo naman talaga lahat maiikot, eh, diba? So pwedeng to follow na yung iba. Ang importante, after yung turnover nyo, the next day, hanggang, alam mo kasi, ano lang naman yan, inventory lang yan. Eh. So, madali lang yan. Mag-ano ka lang ng time and effort sa una para mapabilang mo yung kumpleto ba yung equipment sa life-saving appliances mo sa loob ng lifeboat, sa loob ng rescue boat. Then, susunod na, unti-unti, yung fire plan, makikita mo kung ilan dun yung, let's say, yung dry powder mo. So, makikita mo kung ilan dun din, diba? So, madali lang tignan, no? Kailangan mo lang nang mag-exert ng effort. Kailangan mo lang maging proactive, no? Especially kung dun yung in-charge sa'yo. So, madali lang naman. So, yun yung ginagawa na ngayon. Tinitignan ko. Siyempre, minomonitor ko sila. Tinitignan ko lang sila. Nakapag-test na rin siya ng ano niya. Ng mga hostess niya, no? So, tinignan niya kung saan yung may mga butas. So, meron siyang limang nakitang may butas. So, ni-repair niya ngayon yun. Para pag nag-testing na, let's say may PSC. Kasi tinetesting yan, eh. Kung okay ba yung pressure ng emergency fire pump, at saka kung walang butas yung, of course, kung walang butas yung ano. So, na-testing na rin niya yun. Nalinis na rin niya yung hose niya. Na-testing na rin niya yung na-check niya na yung mga life-saving appliances niya, at saka yung firefight equipment. Yun lang yung naging problema, yung EEBD, tapos nakita niya yung kailangan ng request ng spare. So, madali lang yun. At least gagawa mo na lang ng report. Okay? So, ngayon, nagsabi sa akin, pumunta yun sa papalitan niya ng reflective tape yung mga nasa life-saving, yung nasa rescue boat niya. So, sabi ko, sige. So, ngayon, iikot tayo para mapuntahan natin, makita nyo rin yung rescue boat niya. Okay? So, syempre, susutin ko itong ano, uniform namin. Coming. Tara, samahan niyo ako. So, dito ako nagdaan. Nasa loob lang ang kondisyon. Masilip yung dalawang masipag. Ayan, no? Ayos ba tayo dyan? Kasama mo pala si OIC, ha? Mr. Jason. Jason kasi may license din yan. So tama lang yan. Tama yan, para mag-practice na. Para nagpa-practice na. So yun yung pinapalitan nila, yung reflective tape. Reflective tape. Nagbubulol pa ako. Ayan. Ito yan, no? Yung reflective tape para madaling ma-identify yung ano. Barko. So, ito yung rescue boat. So, ano yan? 6 person lang kaya ang isakay niyan. Yan yung ginagamit during drill. Kaya nga rescue boat, no? So, yung mga susunod, makikita niya kung paano i-testing yan. So, kung ikaw yung third mate, ikaw ang in-charge dyan, no? Nililinis, dinatesting mo, may checklist ka, monthly, tapos yung laman sa loob, kailangan, ano naman kailangan nandyan? Kailangan maliwanag yung mga sulat. Yung name ng barko, kailangan nakikita. Meron naman siya mga launching equipment yan lagi. Pangalan ng barko, diba? Dapat malinis. Ano pa? Dapat kumpleto yung gamit sa loob. Tapos dapat gumagana. So, yung susunod, mapakita natin sa inyo yung ano, detail niyan. Pati yung pag-testing. Yung
proper procedure ng launching niya. I-discuss din natin sa susunod. Ayos ba, third? Sir, kaya ka muna. Ayan. So, naka-tama-tama yan. Naka-proper PPE sila. Ayan. Okay? Dapat naka-proper PPE lang kayo talaga. So, ako, hindi ako nakapag-helmet ngayon. Nandito lang naman ako sa, ano, sa labas. Sila yung nag-work. So, ako dumalaw lang. No? Of course, kailangan kung ano. Safety pa rin. Diba? Papalitan nyo lang yung ano ngayon. Reflective tape. Ah, sir. Tsaka lilinisin. Kapatingin sa lifeboat. Tirahin nyo na rin. Tapos mag-check ng mga embarkation ladder din. Okay. So, yung sa embarkation ladder niyan, tatanggalin nila, checkin nila. So, dapat siya. Ito lang. Ito, nagiging deficiency dyan. Ito. Kailangan. Ayan, oh, nagagalaw ng kamay. Ito nyo. Kaya pala hinahanap ko eh. Hindi ko makita eh. Helmet ko eh. Nabitbit pala ni chipmate, ha? Oo, nabitbit. Talaga nag-excuse pa si kapitan at di naka-helmet ngayon, ha? Well, anyway, sila naman yung katrabaho. Basta kailangan safety lang lagi. Pero aking chipmate pala yung helmet ko, hinahanap ko. So, ayan, nagpapalit sila ng reflective tape lang sa ngayon. At naglilinis. Tapos dadamay na rin daw nila yung lifeboat. Ngayon naman yung lifeboat namin. So, unti-unti. Unti-unti yung ano. Ayan yung pinapalitan nila. Muna guys, susunod na lang ulit. Pinakita ko lang sa inyo yung ginagawa ni third mate. So kaya yung sinasabi ko, kailangan proactive ka para sa mga equipment mo tsaka sa mga gamit mo sa barko. Okay? Napakainit, sobrang init. Namaya, pagkalamig na, doon naman tayo mag-iikot sa main deck kung ano yung ginagawa nila doon. Okay? Kaya muna guys.